So, what's up mga kapandak? Magandang umaga sa inyo. It's another Tuesday morning at medyo matagal-tagal ako nakakapag-upload ng mga vlogs lately, no? Medyo busy kasi tayo today, no? Nakita nyo naman doon sa mga other vlogs ko na ayaw nyong panoodin. Medyo ang pinagkakaabalahan ko ngayon ay yung aking mga four wheels. I'm trying to set up my Navara na maging ano siya, off-road look. Anyway guys, magandang umaga uli sa inyo. At ngayong umagang ito ay pag-uusapan naman natin ulit itong aking Yamaha Mio gear na dun sa aking huling vlog dito ay mahigit isang taon na. So basically ngayon ay ito'y nasa ika 1 year and almost 2 months na sa akin itong aking Mio gear. So ngayong umaga ay pag-uusapan po natin yung mga 6 na dahilan kung bakit hindi bibilihin ang Yamaha Mio gear ng mga taong maarte at masiselan. So hindi na natin papatagalin. Unang-una dyan ay hindi nyo bibilihin ang Yamaha Mio gear kung kayo ay particular sa comfort ng isang scooter. Kasi unang-una nga, halos sa lahat ng vlogs ko ay sinabi ko, napakatagtag po ng front suspension itong Yamaha Mio gear natin. Na talaga naman pong literally ika nga nila, nakakabaog. Dami ang nagsasabi na ito ay nare-resolve sa pamamagitan ng pagpaparepack ng front shocks. But I doubt it kasi madami din naman akong nakausap na nagparepack ng front shocks and ang naging resulta naman ay matigas naman ang bounce. Hindi nga siya sobrang lambot pero sobrang tigas naman. So it's a trial and error thing, no? So yun yung una na dahilan. Pangalawa na rason kung bakit hindi nyo ito bibilihin. Medyo may kalakasan po siya sa gas as compared dun sa mga ibang 125cc na scooter. No! No! Siguro hindi nyo mapapansin yun pagka yung wala naman kayong ibang pagkukumparahan na motor. At ito lamang ang inyong ginagamit or ang pinagkukumparahan yung motor ay yung mga lumang scooter na karburador pa ang makina. Pero kung medyo marami kayong nagagamit na motor na nasa 125cc segment, ay mapapansin nyo po na itong Yamaha Mio gear ay may kalakasan sa gasolina. At ang pangatlo naman pong dahilan kung bakit hindi nyo bibilhin itong Yamaha Mio gear ay napakadali pong magasgas nung kanyang dibdib at saka tiyan. Ito po yung dibdib niya at ito naman po yung tiyan na binabanggit ko dun. Yun po kasi ang tawag ng mga nag-i-scooter sa ganitong parte ng motor. Konting masayaran lang kahit nga po yung tela nyo na shopping bag or yung mga eco bag nyo mapatama lang po dito, or yung sapatos nyo pagbababa nyo yung mapatama lang po na ganyan, gumuguhit na po dito. Kaya nagmumukha talaga agad na luma yung motor nyo dito pagka yung parte na to yung titignan nyo. Ang dali po niya magasgas. Talaga pong pag ikinumparan nyo sa ibang motor, ako, gaya ko na ikumpara ko doon sa aking ibang mga motor at scooter, talaga po namang itong Mio gear ay napakadaling magasgas itong parte na to. Yun nga, kung ikaw ay talagang maselan mo at nukno ka ng arte, ay hindi mo bibilihin to dahil lamang doon sa madali siyang magasgas yung parte na to. Kasi kitang-kita nga naman. Ang ika-apat na rason kung bakit hindi mo bibilihin itong Yamaha Mio gear ay ang daling mapundi nitong panel. Itong sa akin ay pundi na agad yung kaliwa. Nung pong nasa ika 5,500 kilometers ay napundi na agad. Same with doon sa mga ibang kasama ko na naka-Yamaha Mio gear din. Ang sa kanila daw ay napundi din sa ika 5,000 or 7,000 kilometers pa lamang. Napaka baba pa po ng milyahe na yon kung tutusin para mapundi ito. Itong ilaw sa panel, mga kaibigan. Ang ikalima sa rason kung bakit hindi nyo bibilihin itong Yamaha Mio gear ay napakahina po ng kanyang headlight.
pagka kayo ay nag-drive sa gabi, ay talaga namang napakahina ng visibility ng kanyang ilaw. Talaga naman pong kailangan yung magpakabit pa ng dagdag na auxiliary lights para maging maganda ang visibility nyo sa daan. Eh di lalo na po kung umuulan. Ako eh, hindi ko pa naranasan na mag-drive nitong Mio Gear ng umuulan sa gabi. Pero na madalas kong maranasan na mag-drive dito ng gabi. At talaga naman po nang hindi pa umuulan yun, talaga namang napakahirap din. Hindi ka makapagmabilis kasi mahina ang kanyang ilaw. At ang ika-anim na dahilan kung bakit hindi nyo bibilhin itong Yamaha Mio Gear ay dahil sa siya po ay hindi ganun kabilisan. Marami ang magsasabi dyan. Siyempre, scooter yan, 125cc. Yes, tama po kayo. Pero, again, kung ito'y kukumpara nyo sa ibang 125cc, ay mapapansin nyo na bakit ito hindi kasing bilis nung mga ibang 125cc. Yun nga, naikumpara ko nga ito sa aking Yamaha Mio Ay, di hamak po na mas mabilis at mas madaling makuha nung aking Mio Ay yung 100kph. Kumpara po dito na talaga po namang effort bago niya ma-reach yung 100kph. So guys, yun yung anim na dahilan kung bakit hindi bibilhin ng isang maarte at maselang nilalang itong Yamaha Mio Gear. But then again, yun po ay sa aking opinion lamang at sa aking pananaw. Still ay iba-iba po tayo na hinahanap sa bawat motor na ating gagamitin. Kaya tayo pa rin po ang magdidesisyon kung bibili tayo o hindi ng Yamaha Mio Gear. So again, ito po ay na-share ko lamang sa inyo. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe, please like and share, and please hit that notification bell para po maging updated kayo sa mga iba pang videos na ilalabas ko. And so again, I hope you all ride safe. I hope you all stay safe. And I'll see you on the next one. Ciao.